Welcome back to my channel. Isa pong malungkot na balita ang nakarating po sa ating lahat. Pumanaw na po ang Batikang newscaster na si Mr. Mike Enriquez. Sabi po dito sa statement ng GMA Network, "It is with profound sadness that GMA Network announces the passing of our beloved Kapuso, Mr. Miguel Mike C. Enriquez, who peacefully joined our creator on August 29, 2023. Enriquez, 71, was one of the anchors of GMA's flagship newscast 24 Horas and hosted the long-running public affairs program Investigador. He also served as president of RGMA Network and GMA Network's senior vice president and consultant for radio operations. He also anchored DCWB's Super Balita sa Umaga and Saksi sa Double B. He joined the broadcast industry in 1969 and then became part of GMA Network in 1995, wholeheartedly serving the Filipino audience for 54 years. The board of directors, management, and employees of GMA Network Inc. deeply mourn the passing of Mr. Enriquez. His dedication to the industry will serve as an inspiration to all. We pray for the eternal repose of our beloved Kapuso." And so with a very heavy heart, we will pray for the eternal repose of Mr. Mike Enriquez. At tulad yan ang sinasabi niya, hindi natutulog ang balita. This time, matutulog na po si Mike Enriquez. Isa pa pong malungkot na balita, ito nga yung sinasabi nilang comes in threes. Ang muli po nating pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Italy kani-kanina lang po. Nako, malamang yan. Katakot-takot na sisihan na naman. Yung mga antay, si BBM na naman ang sisisihin. Pero siya nga ba ang dapat sisihin o si Chot Reyes? So nagkatotoo na naman po yung kasabihan na good things, well in this case, bad things come in threes. Ano po ba yung ibig sabihin ng comes in threes? The saying things come in threes refers to the superstition that events, whether positive or negative, often occur in groups of three. So yan po, sunod-sunod ang ating pagkatalo, tatlong beses na po. Well, may nagsasabi po kasi dyan na hindi naman mahalaga yung manalo. Mas importante po yata kasing learning process. Natututo tayo sa bawat pagkatalo natin. So dapat na po ba natin palitan yung coach dyan? Well, your guess is as good as mine. Okay, ang gusto ko lang pong pag-usapan ngayon at gusto kong bigyan ng konting reaction ay tungkol po dito dun sa isa na namang road rage na nangyari. Yung pong sinasabing retired policeman na nambatok at nanutok daw ng baril. Pero ang balita po yata natin ay nagkaayos na daw sila ayon po dun sa police na ito. So ang ibig bang sabihin, wala nang kaso mangyayari? Hindi na ba magsasampa ng reklamo yung siklista? Ito po ang sabi ni Secretary Benhur Abalos mula po sa Inquirer Today. DILG Secretary wants retired cop in Quezon City road rage criminally charged. Sabi po ni Secretary Abalos, "For the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here." Sabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, "We are appealing to the complainant to come forward so that Willie Gonzalez, whom I consider a menace to society, is held accountable. We want to assure the cyclist that we will extend legal assistance as well as put him and his family in our protection so that justice is served. I will not allow this case to be whitewashed." Ang problema dito, kung hindi naman lalabas yung siklista o yung pinakataong involved doon sa pangyayari, ay wala po yatang pwedeng ikaso. Kasi ayon po kay Attorney Raymond Fortun, mukhang natatakot na yung siklistang lumabas. Pati daw po yung vlogger na nag-upload ng video. Dahil sabi po ni Attorney Fortun sa kanilang pag-uusap,
inaalala niya ang kalagayan ng pamilya niya. Natatakot siya na mapatay siya ng mga pulis na magpapanggap na riding in tandem na mga killer. So kahit na naniniguro si Quezon City Mayor Belmonte sa safety ng pamilya ng siklistang ito, natatakot siyempre yung siklistang lumabas. Although ang sabi naman nitong ex-cop ay nagkaayos na sila ng siklista. Pero para may nagsasabi na pinilit lang daw itong siklista para makipag-ayos. So sa pahayag ng ex-cop na to, parang siya pa ang lumalabas na victim. Pinapayuhan pa niya yung mga vloggers at yung mga netizens na huwag daw post ng hindi sigurado, ng hindi nalalaman or nakita yung buong pangyayari. Ano po kaya ang totoong nangyari? Ano po ang sinasabi ng video? Dahil alam po natin ang video hindi pwede magsinungaling. Panoorin po natin itong One Balita Pilipinas. Binawian ng license to own ang and possess firearms ang driver na nag-viral matapos saktan at kasahan ng baril ang isang siklista. Ang suspect, isa palang retiradong pulis. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kuha raw ito sa may welcome rotonda sa QC noong Agosto 8. Biglang kumaliwa sa bike lane itong sedan kaya nagitgit siya ng kasabay na siklista. Dahil dito, napahinto ang kotse at bumaba ang driver. Kahapon, humarap na sa tanggapan ng Quezon City Police District ang driver na retirado palang pulis, si Willie Gonzalez. Depensa niya, hindi raw totoo na tinutukan niya ng baril ang siklista. Nang po noon, ako pa po ang nagpatawag ng mobil dahil gusto niya ulit sa akong, gusto niya rin umis ka po ulit. Mahaba pong habulan yun eh. Kawawa naman yung mga anak ko, diba? Mga kapamilya ko. Parang asama-asama akong tao. Sa ngayon, wala pang reklamo na naisampa laban kay Gonzalez. Nagkasundo raw kasi sila ng siklista noong araw ding iyon. Nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media. Ayon naman sa QCPD, hindi paligtas sa asunto si Gonzalez dahil maharap pa rin siya sa kasong administratibo. Yun nga lang sa Facebook post ng abogadong si Attorney Raymond Fortune, sinabi niyang takot nang lumantad ulit ang siklista. Pero sa kabila nito, desidido raw siyang sampahan ng kaso ang retiradong pulis. So yan po ang paliwanag ni Mr. Willie Gonzalez. Sabi niya, hindi daw totoong tinutukan niya. At base naman po dun sa video, hindi naman po niya talaga tinutukan. Pero kinasahan niya. Kung ikaw ba naman ang kasahan ng baril, hindi ka matatakot? So tinutukan man o kinasahan, abay kahit na sino matatakot nun. Kaya lang meron siyang isang sinabi na medyo naguluhan ako eh. Sabi niya, siya pa daw ang nagpatawag ng mobil dahil parang gusto pa daw umis ka po nitong siklista. At meron pa siyang sinabing mahabang habulan daw yun. So kung ang ibig sabihin nitong si Mr. Gonzalez ay gustong umis ka po, gusto pa lang, hindi pa naka-eskapo. Pero bakit sinabi niyang mahabang habulan daw yun? Tumakas ba yung siklista at hinabol sila ng mobil? So ang pakiusap po niya sa mga bashers, huwag naman daw sanang post ng post na hindi nakikita or nalalaman ang buong pangyayari. Pero dito po sa video, nakita naman po natin na biglang kumanan yung kotse, hindi nakapag-brake kagad yung siklista kaya siya po ay tumama sa gilid ng kotse. At nakita po natin, bumaba yung mama, galit na galit, binatukan yung siklista at kinasahan ng baril. So nasan po ba doon ang hindi natin nakita? Asan po ba yung sinasabing punot dulo? So ano po bang ibig sabihin itong ex-cop na to? Na-trigger siya dahil may ginawa itong siklista kaya niya binatukan at kinasahan ng baril? So ano po ba yung totoo? Yung sinasabi ni Mr. Gonzalez o yung napanood natin sa video. Pero ang sabi niya, nagkasundo naman daw sila at nagkapatawaran. Pero bakit parang iba ang sinasabi na parang napilitan lang yung siklista na makipag-ayos? At sila ay nakapag-usap na ni Attorney Fortune pero sa ngayon ay parang hindi na nagpaparamdam yung siklista. Dahil daw sa natatakot at baka naman daw siya ay mapatay ng mga riding in tandem kuno na mga polis pala. So ang tanong po natin, may magagawa nga kaya si Quezon City Mayor Joy Belmonte? So paano kung ayaw na makipag-cooperate ng siklista? Dahil ayon na kay Attorney Fortune ay parang natatakot na. May magagawa din ba si Secretary Benhur Abalos?
Alam nyo, ito lang napapansin ko dito sa mga road rage na to. Lahat po ng nababalitaan kong road rage, yung pong taong nagalit ay lagi na lang may dalang baril. Hindi po ba a couple of years back may nabalitaan tayo? Nagkaroon ng barilan dahil lang sa parking, sa isang parking lot. Kaya alam nyo, dapat tayo ay cool lang. Lalo na pag tayo ay nagda-drive or tayo ay nasa labas ng kalye. We can never tell kung yung ating maakabanggaan ay may baril. So mas maganda po yung laging mahinahon na lang. Kung nagkaroon man ng aksidente, nagkabanggaan, daanin na lang po sa malumanay na pag-uusap para maiwasan po yung gantong mga klase ng road rage. So ang tanong po dito, maaari po bang kasuhan itong ex-cop na to kahit na ayaw na makipag-cooperate ng siklista? Paano kung ayaw nang magsampa ng demanda yung taong involved? Maaari po ba siyang pakasuhan tulad ni Secretary Abalos o ni Mayor Joy Belmonte? Kayo po, ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.